Kara? Akala ko sasabihin ka sa akin. Ano yung napakitaybis sa kotse? Nag-uusap lang po kami ni Lola. Ay, Mama, sorry po. Ano bang pinag-usapan niyo? Nothing important. Tinatanong ko lang ang pangalan ng biological parents ni Kara. Ma, dapat sa akin yun yung tinanong. Masyado pang bata si Kara nung nawala ang parents niya. I'm just asking for the names, not their life story. Kahit na, Mama. Bakit po naging interesado kayo? Ano bang gusto niyong malaman? Lahat ng alam mo. Mukha kasing marami kang alam eh. Tutulungan mo ba ako? Kailangan po ba? Lahat po ng impormasyon na inaanap niyo nasa birth certificate ni Kara. Sige po, mamaya hanapin ko at ibibigo sa inyo. Tara, Kara. Makatuloy ang lumakas ang ulan. Mauna na po kami. Sige po. Ayos na ba yung taxi mo? Hindi pa nga. Pero mamaya pupunta ako sa garahe. Papaalam ko sa operator. Baka sakaling maka-extra ko kung saan. Ma, ang gagawin mo? Hinahati ang gamot ko. Bakit pa lahat, sir? Eh, kasi parang hindi na kasi aabot hanggang sa susunod na linggo eh. Naku, Ma. Eh, paano magiging effective yan kung kalahati lang? Hindi walang bisa yan. Bahay na. Importante makainom ng gamot. Inumin mo na ng buo yan. Bibili na ako, mamaya. Hindi na. Baka gusto mo na naman yung katawan mo sa pakahanap ng pera. Kasi bakit hindi na lang kaya humingi ng tulong kay Kara? Makakapag-abot naman yun ng pera, pambili ng gamot ni Mama pa eh. Anak, huwag mo nang guluhin yung kapatid mo. Hindi nyo kailangan problemahin yung problema namin ng nanay mo. Ah, nagpapaka-practical lang naman ako eh. Ano pang inampun siya kung hindi naman siya makakapag-abot ng pera, di ba? Hindi niya pera yun. Pera yun nang kumukup sa kanya. Hindi niya kailangan gastusin sa atin yun. Ganyan mukha mo, makinig ka na lang sa tatay mo. Alam niya, sinasabi niya. Kahit anong mangyari, huwag ka magsasalita sa lola mo. Hindi po ba lalo siya maghihinala? Ako nang bahala sa kanya. Huwag ka na matakot. Malinis ang papeles mo. Wala siya malalaman. Paano ho kung hindi siya tumigil? Hindi ka natitigil. Magtataguhan kayo kinakailangan. Kung ayaw tanggapin ni Papa yung pera na galing kay Kara, baka namang paggaling sa akin, tanggapin niya. Bakit? May pera ka ba? Wala. Ay, naku, yan ang sinasabi ko sa'yo, inaanak. Mag-ipon ka. Para pang mga ganitong emergency, meron kang nadudukot. Yan lang naman. Lahat naman ang ginagastos ko sa sarili ko, lahat naman investment ang tawag doon. Kasi sigurado ko, pag naging sikat na artista ako, lahat naman yung mababawi ko eh. Saka, lahat naman ang kinikita kong pera, tumutulong naman ako sa gastusin sa bahay. Oh, anong plano mo ngayon? Hindi ko na nga alam eh. Nang, baka naman may alam kang racket dyan oh. Kailangan ko lang tago ng pera eh. Bibilin ko pa ng gamot si Mama. Tapos, mag-birthday pa si Papa. Wala pa akong regalo sa kanya. Yung alam kong beauty pageant, matagal pa. Yung ibang racket ko naman, ako hindi bagay sa'yo. Pero meron nang. Nang kahit na ano. Sigurado ka. Kahit na ano. Antonio, kanina ka pa nandito ah. Di pang malalim ang iniisip mo. Yung ancestral house nyo, kailan ba yung matatapos? Bakit mo natanong? May problema ba? Ah, wala. Si Mama lang kasi. Baka nainip sa bahay. Alam mo naman, laging si Manang Anita lang ang kasama niya. Huwag mo na siyang isipin. Tsaka, palagi naman lumalabas si Mama kasama ng mga kaibigan niya. Hindi, pero kung okay lang naman sa kanya, pwede kong tumulong para mabilis yung pag-ayos sa bahay niya. Yun nga ang sabi ko sa kanya eh. Pero kilala mo naman si Mama, diba? She is set in her own ways. Bakit? Nagkakaproblema ba kayong dalawa? Wala naman. Gusto ko lang maging komportable siya. At si Kara. Bakit? Anong ginawa niya kay Kara? Wala naman, Lucille. Kilala mo si Mama. Kahit nasa Amerika pa tayo, malayo na lumta kay Kara. Nandito si Mrs. Vicente. Hinahanap niya si Kara. Good morning, ma'am. Thank you, Jane. I can take it from here. Okay. Ma'am, I'm sorry. Wala pa po kasi si Miss De La Rosa. But if may gusto po kayong changes sa renovation ng kitchen niyo, pwede niyo pong sabihin sa akin.
I guess I'm just gonna wait for Miss De La Rosa, if that's okay. Ma'am, para naman po kayong walang tiwala sa akin. Na-hurt naman ako doon. Alam niyo po kasi, ma'am, mas magaling po talaga ako kay Kara. Friend lang po kasi ng boss namin yung mommy niya, kaya sa kanya na pupunta yung clients. You know, connections? Ah, it's not like that. Sige na nga. Dito po tayo, ma'am. Thank you. So, ano po yung changes na gusto niyo? I want something country style, you know, parang traditional farmhouses. You know, wooden floors, marble countertop, big scenes. What do you think? Good choices. Oh, Kara, a client was looking for you earlier. Si Camille na kumuusap sa kanya. Okay, thank you. Camille Rose, sabi ni Jane na kausap ko daw yung bagong client. Ah, yes. I talked to her na. And here, sinulat ko dyan lahat ng changes na gusto ng client. Okay, thank you. Ikaw nang bahala sa kanila, ha? Pakainin mo yung mga bata. Yes, ma'am. O, sige. Mama? What are you doing here? Wala naman. Kinakamusta ko lang ang foundation. Anong hinahanap niya? Iha, it's nothing. It's nothing? Then tell me, anong pinapahanap mo sa kanya? Yun daw pong record ni Miss Cara. Akin na. Sige, lumabas ka muna. Sige po, ma'am. Salamat. Pinapa-background check niyo si Kara? Walang masama sa ginagawa ko. Walang masama? Pinaiimbestigahan ninyo yung anak ko! Concerned lang ako sa'yo, Lucille. Gusto ko lang malaman, ano ba ang totoong pagkatao ni Kara? Talaga bang wala siyang itinatago sa'yo? This is so ridiculous. Hindi ba ba sapat na matagal ko na legally adopted si Kara? Not for me. O sige, Mama. Ano ba ang gusto niyong malaman sa anak ko? Ako na mismo magsasabi sa inyo. I want to know her real name, her parents, kung saan siya nanggaling. Lahat, Lucille. Lahat. Records yan ni Kara. Lahat ng alam namin tukod sa kanya bago namin siya in-adopt, nandiyo dyan. Ang totoong pangalan niya, Kara Reyes. Ang pangalan ng mga magulang niya, Roberto at Henrietta. Namatay sila sa baha when Kara was 7 years old. Si Roberto, dating tauhan ni Antonio sa construction firm. Mama, I'm begging you. Kung talagang mahal ninyo ako, titigilan niyo na yan. Bigyan naman ako ng konting kahihiyan. Ayokong isipin ng mga tao na may mali sa pamilya ko dahil sa mga pinagagawa ninyo. What's the meaning of this? Tignan mo! Nakusap ko si Mrs. Vicente kanina. Hindi ganyan ang kitchen na gusto niya. But Miss O, yung po kasi yung nakalagay sa... Camille Rose, sabi sa akin ni Jane na ikaw ang kumausap sa kanya. Totoo ba yun? Yes po, Miss O. Then ano nangyari? Ha? Bakit ganito ang mga nilagay mo na details dito? Are you trying to sabotage my company? No, Miss O. Hindi ko po gagawin yun. Then how the hell did this happen? Alam mo ang kaya kitang tanggalin ngayon? Miss O, wala pong kasalanan si Camille Rose. It's all my fault. It's your fault? Ikaw gumawa niyan? Opo. Siguro sa ibang client po yung nabasa ko, kaya yun yung in-apply ko. I'm sorry, Miss O. Are you saying nakapabayaan mo lahat ng ito? Opo. I'll take responsibility. It's all my fault. I'm very disappointed in you, Kara. Hindi ka makauwi ngayong gabi hanggang di mo na uulit to. Kayo nga pa! Office! Now! Konnichiwa! Ohayou gozaimasu! I will your latest promotion po, 50% off, eat all you can. Sumata na pa ako. Konnichiwa na mabuhay ito. Camille Rose, okay ka lang? Bakit mo ginawa yun? Bakit mo ko tinulungan? Nakita mo yung itsura ni Miss O. At hindi siya nagbibiro doon. Pwede ka na patalsikin. Eh di ba dapat masaya ka? Kasi wala nang kontrabida dito. Bakit naman ako matutuwa? Alam ko kung gaano kahirap ang buhay. Walang makain, walang materhan. Alam ko rin kung gaano kahirap maghanap ng trabaho.
ayokong mangyari yun sa'yo. How would you know? E di anak mayaman ka. Hindi lahat ng alam mo sa akin kami, Drew, totoo. Pare, tayo mo ba? Kanina ka pa dyan, ah. Pati yung sapatos mo, nag-iingan na. Ayos na ako. Kaya ko to. Mukhang kailangan mo talaga ng pera. Hirap na hirap na nga kami. Dami yung babayaran. Hayaan mo, magtatanong-tanong ako kung saan ka pwedeng rumakit. Talaga? Salamat, ha. Bakit hindi ka nalang kayo mangutang kay Aling Taba? Aling Taba? Oo, si Aling Taba. Yun nagpapautang sa garahe. Malaki magpautang yun. Yun nga lang, pare. Malaki ang interest. Pero sigurado ako, solve yung problema mo. Talaga? Oo. Bayad nyo! Yan na si Aling Taba! Andito na ako! Lapitan mo na! Ang pagbabayad! Lumapit na! Kamaya! Ano? Bukas pa! Hi, guys! Hey! Risara, ano nangyari sa mukha mo? Nag-cosplay ka ba? Eto ba? Hindi kasi rumakit ako kanina. Teka na, ano bang ganap dito? Ay, Sara, panoorin natin yung music video. Oo! Diba? Music video? Sara! Gusto yung tumayo muna kayo dyan. Okay. Okay. Kayo din. Dito ko lalagay yung puhan. Tayo lang na. Tayo lang na. Ayan. Chip. Tonyo. Sara, dito ka. Salamat. Oh, bakit? Wala lang. Parang iba ka kasi. Ako? Iba? Alam mo, panoorin mo nila yung ginawa nating video. Hindi ka masyadong marunong umarte dito, pero... Pero okay ka. Alam mo, mas maganda yung rokas eh. Ha? Ready ka na? Oh, sige. Nilalanggam na kayo. Bangke sila. May chemistry kayo talaga. Chemistry? Okay na ba? Chemistry? Bakit naman po? Wala akong tiwala sa itsura mo. Masyadong mabait. Aling Taba, di ba mas okay pag mabait? Ay nako, yung mga mukhang mabait, sila yung mga nasa loob, magkulong. Ilang beses na kaya ako nagoyo ng mga ganyan? Hindi po ako mabait. Matuwid na tao ko. Hindi ako gagawa ng bagay na labag sa konsensya ko. Malaki-laki ang inuutang mo. At unang beses ka palang mangungutang. Eh baka itakbo mo itong pera ko. Okay po, babayaran ko po, pangako. Sige na, Aling Taba. Ako bahala dyan, babayaran ka niyan si Smile. Sana hindi kita na-istorbo sa trabaho mo. It's okay, Mom. May nangyari po ba? Ang lola mo kasi, hindi ko na siya maintindihan. Hindi ko alam kung bakit ayaw kanyang tigilan. Tungkol po ba ito sa past ko? Alam mo? Kinausap po niya ako kanina about my parents. Ano sinabi mo? Kara, hindi naman sa pinagdududahan kita.
Pero gusto ko lang malaman ang katotohanan. Gusto kong marinig galing sa'yo. Hindi mo ako niloloko, diba? Lahat ng alam mo tungkol sa mga magulang mo, totoo lahat yun, diba? Napatay na sila. Kara, answer me. Bata pa po ako nun, Mommy. Basta lahat po na sinasabi ni Daddy, yun po yung totoo. Ano nangyari? Ba't ngayon kayo tumawag sa akin? Ma? Oo, sige. Pupunta kami dyan. Ma, bakit? Ano nangyari? Edward, ang daddy mo hinatake sa puso. Kailangan natin siyang puntahan. Sana sinabi mong darating ka para nagluto naman ako. Ma, huwag na po kayong mag-abala. Kaya nga po ako nagdala ng pizza eh. Sigurado po kung di pa kayo kumakain. Lagi kayo nagpapalipas ng guto. Ay naku, okay na ako. Kumain na ako. Pero salamat ha. Si Papa po pala. Ay, parating na yun. Ayun na pala eh. Oh, Kara! Hindi naman nakabisita ka. Sara! Naman dumating ka. Kanina pa? Hindi naman po. Bakit magkasama kayo ng papa mo? Eh, nakita ko siya sa kerendiriya. Bumibili ng pansit. Pasok muna to. Pero bakit po kasi ako, Ma? Bumili nga po ako ng pansit, oh. Sigurado ako masarap. Tumainit-init pa. Hey, Elikete. Tara ho. Ay, wag na ho. May pizza naman po pala eh. Bili mo, Kara? Ay, oo. Ay, hindi, hindi! Akin na yan. Akin na yung pansit. Paborito ko yan. Akin na. Hindi na, Ma. Huwag na. May pizza na naman eh. Sigurado ako mamahalin yan. Bibihira naman tayo kumain ng ganyan eh. Sige, kain na tayo. Ay. Salamat. Ay. Pa! Whew. Tulungan ko na po kayo dyan. Hindi na. Ako na. Ano ko ba? Pa naman. Ginagawa ko rin naman po yan ng mga bata. Pa po kami, di ba? Kahit nga, bibihira lang kayo magsapatos eh. Ako na. Pa, alam mo nangyari dito, sira na po itong sapatos nyo. Ba't sira na? Hindi. Wait lang na po, konti. Kunting rugby lang katapat niyan. Pa, bakit hindi ka naman nagsasabi sira na pala yung sapatos mo? Nako, malamang tinitipid na naman yan sarili niya para sa atin. Hindi sa ganun. Siyempre may mas importante bagay na kailangan paglaanan ng pera katulad ng pagkamot mo. Ibig siya ni Sarah. Pa, huwag mo na isipin yung pag-aaral ko. Ang dapat nga natin isipin itong panggamot ni Mami. Ay, naku. Sigurado ko isang tableta, hatiin pa niya sa 10 para lang magkasya. Ma, hanggapin niyo po ito. Ito lang po yung sweldo ko, pero para po makatulong. Bakit po binibigay sa akin yan, anak? Ma, alam ko naman po nahihirapan na kayo. Gusto ko lang po talaga makatulong. Ay, hindi na, hindi na, hindi na. Tago mo na yan. Ma. Itago mo na yan. Magagalit ang papa mo. Tago mo na yan. Ano intindihin? Nakagawa na ako ng paraan. Pa, huwag mo sabihin nanalo ka sa loto. Gusto ko po ano naman nanalo sa loto. Yun, hindi naman nataya yan. Hindi. Nakautang na ako sa garahe. Hindi ba laki-laki? Kaya bayad na tayo ng tuition ni ano, ni Sarah. Saka yung panggabot mo. Pa, bakit mo naman ginawa yun? Eh, hindi ba sabi ko sa'yo? Gagawin ko ang lahat para lang pag-aralin kita. Kaya, eto. Masaya ka ba? Okay na yun, okay. Tabi na natin ito. Sarah, good luck ha. Galingan mo yung pag-aaral mo. Salamat. Kain na. Kain na tayo, kain na. Oh, yeah. Ginagawa ni Rito, talagang wala kang delikadesa. Umalis na kayo bago pa may makakita sa inyo.
Susan, please. Gusto lang namin kamustahin si Dante. Kabit ka lang ng asawa ko. Isang malaking pagkakamali. Wala kang karapatang kumustahin siya. Walang galing lang ako. Pero anak ko ako. Kahit sabihin niyo pong bastardo. Wala akong pakialam kung kanino ka pang anak. Umalis na kayo kung ayaw niyo kayong pakaladkan. Susan, please. Guard! Let's go. Let's go. Sarah. Excited ka na ba? Saan? Sa college. Alam mo kasi ako nun sobra akong excited eh. Simula kasi nung senior high, homeschool ako. Nung nalaman ko na pumayag si mommy na pumasok ako sa university, sobra ako talagang saya. Kaiba magkaiba talaga tayo, no? Paano? Wala. Uy! Siya nga pala, hindi mo naman sinabi sa akin. Nakalala mo na pala si Edward. Edward? Ay, yung nagbabanda yung kaibigan mo. Oo, pasensya ka na nawala sa isip ko. Oo, napanood ko kasi yung music video. Akala ko hindi na ako nakasama dun. Ikaw na pala yung gumawa. Oo, pasensya ka na nawala sa isip ko talaga. Pumunta lang naman kasi ako dun para hanapin kay. Tapos, pinilit na nila akong gawin yung video. Hindi ko na sila matanggihan kasi naisip ko baka importante yun sa'yo. Ako, kiri lang yun, no? Kamukha naman tayo, edi parang ako na rin yung nandun. Kamusta naman sila? Mababait naman sila. Eh, si Edward. Si Edward? Medyo masungat siya sa simula, pero pagkatapos naman ng shoot, kinausap naman niya na ako. Naku, ganun talaga yun. Mahirap i-please. Medyo moody kasi yun, eh. Pero gentleman naman yun. Uy, gusto ko si Edward, ah. I knew it. Kaya makikusap sana ako, ah. Huwag mo na sana ulitin yung ginawa mo. Ayoko kasi malito siya sa ating dalawa, eh. Akin siya. Saka, tatandaan mo ang kay Sarah, kay Sarah. Oo naman. Okay na yun, para maliwanag lang. Anong nangyari? Eh, nakita kami sa foundation kanina at pinapahanap niya sa akin yung mga records ni Kara. Ano? Mm. Bakit naman niya gagawin yun? Ako, I don't know. Zagi yan sinasabi sa akin na she wants to know the truth. Pakiramdam niya, buhay pa yung mga magulang ni Kara. Nag-aaksay lang siya ng panahon. Alam mo, yan din nga ang iniisip ko. Alam mo, naiinis na nga rin ako kay Mamay dahil sa ginagawa niya kay Kara. I mean, after all these years, hindi pa rin ba talaga niya matanggap na anak na natin si Kara? Ayaw mo lang siya, Lucille. Mapapagod din yun. Dahil kahit anong gawin ng pag-iimbestiga, isa lang mapapatunayan niya na anak natin si Kara at hindi niya mababago yun. Nakuha mo ba ang pinahanap ko? Opo, ma'am. Nandito na po. Na-counter-check ko na rin ho yung birth certificate ni Kara sa employee records ng kumpanya ni Antonio. Meron nga ho siyang tauhan na Roberto Reyes na namatay noong 2001. Pero ano? May hindi ho nagtutugma. Base ho sa records, wala ho siyang puntod sa Pampanga. Pagpatuloy mo ang pag-iimbestiga. Sige po. Pakalis ka na. Pa. Ayaw niyong magsalita. Pwes, ako ang gagawa ng paraan para malaman ang lihim ninyo. Sarah? Oh, nakabusakot na naman mukha mo. Wala. Alam mo, matagal na tayong magkasama. Eh, kilalang-kilala na kaya kita. Konting iwi nga lang ng mukha mo, eh. O ang nguso mo. Alam ko na nabubwisit ka. Eh, ano ba talaga kasi problema mo? Eh, si Kara kasi. Anong si Kara? Hindi ka ba masaya na bumalik na siya? Ano ka ba? Siyempre masaya ako. Kakambal ko yun, no? Kaya lang, hindi ko ba alam? Kasi pakiramdam ko,
Ako, parang na-etcha puwera na ako. Kuya Emilio, tara na po. Sana po doon na lang ako gumaray sa malapit sa pinuntahan ninyo o kaya nagpasundo na lang kayo. Mahirap na po kasi baka mamaya may makakita ng sasakyan ko. Delikado. Talaga po ngayon yung malaman ng mami niyo yung totoo, ano? Marami kasing masasaktan kapag nangyari yun eh. Tara na. Sara! Sara! Alam mo, guni-guni mo lang yun. Anong guni-guni? Nakita ko sila mama at papa, no, kapag nandito si Kara. Ang saya-saya nila. Kung di nga ako magsasalita, di nila ako mapapansin. Ganun talaga yun. Ang tagal kaya nawala ni Kara, namimiss lang nila yun. Di ba pwedeng pantay naman kami? Sa ngayon, parang hindi. Eh, kababalik lang kasi. Pero huwag kang maglala. Mag-antay ka lang ng isang taon, eh mawawala rin yun. Parang normal na rin na nandito si Kara. Sana nga, Andy. Sana nga wala talaga siyang agawin sa akin. Ayoko naman dumating yung panahon na magkagalit kaming dalawa. Dahil hindi ko alam kung anong kaya kong gawin.